Sa panahon ngayon, kapag nag-crave ka, mas maiging kaya mong gawin. Tara, luto tayo ng binignet o ginataang bilo-bilo. Ito ang mga sangkap na ating gagamitin. Saging, gata, langka, asukal, kamote, glutinous flour, sago, kamoteng kahoy, at kamote pa ulit. Una nating gawin ang sago. Nagpakulo lang ako ng tubig at itong sago na ito ay ating uhugasan. Pwede naman kayo bumili ng ready-made na, pero kapag ka-homemade kasi, mas pinipili kong ako na rin ang magluluto. Di ba pag sa bahay natin ginawa, mas sure ka na malinis lahat? Ito, hiwain lang natin at balatan ang kamoteng kahoy. Sa kamoteng kahoy, mga sisibels, kailangan maayos ang iyong pagbalat dahil meron itong toxin na dapat nating iwasan. Hihiwain lang natin to ng maliliit. Lahat ng sizes na gusto mo, pwede mong gawin sa ating mga sangkap. Ito naman ang kamoteng orange. Katulad ng kamoteng kahoy, hihiwain lang din natin siya sa maliliit. Ang cute ng kulay, no? Parang kalabasa, parang carrots. Sunod naman, itong kamoteng ube. Ang ganda ng itsura, oh. Bulak lang. Pag naluto ito, ay kulay violet. Mas maigi rin kung meron kang mabibiling ube para talagang violet na violet. Pero wala kasing ubing available nung ako'y namili. Hiniwa ko lang din to ng maliliit. At ito naman ang saging na saba. Maniba ang pinili ko para naman hindi siya malamog kapag nailuto. Pabilog ang aking paghiwa pero nasa sa iyo kung gusto mo rin na pa-cubes. Ang susunod ko naman ay itong langka. Nabili ko lang to sa halagang 20 pesos. Luto na ang ating sago. Sa katunayan, itong tigas ng sago, ito lang ang gusto ko. Ito na lahat ang ating sangkap. Karagdagan pa dito, gagamit tayo ng asukal, gagamit tayo ng maraming tubig, at gagamit ako ng evaporada. Tara, ipagpatuloy na natin ang ating pagluluto. Nai-ready ko na rin ang mainit na tubig. Isasama ko lang at ilalahok dito ang mga sangkap natin. Ang kamoteng kahoy, kamoteng ube, ang kamoteng orange. Haluin lang natin. At susunod ko na yung sago para naman matuloy ang pagluto ng sago natin. At sa kabilang dako, habang hinahantay natin lumambot ang mga yon, tara gumawa tayo ng bilo-bilo. Gagamit tayo dito ng glutinous flour at tubig. Gawa tayo ng butas sa gitna. At pagkatapos, hahaluin mo lang. Tansyahin mo lang to, sis. Kapag nakita mo naman na medyo malapot, magdagdag ka lang ng rice flour. At kapag na-reach mo na yung consistency na gusto mo, or kapag binilog mo siya at hindi na siya dumidikit sa iyong kamay, pwede mo na siyang pabilog-bilugin. Kung meron kang food color, pwede kang gumamit para naman iba't ibang kulay ng iyong bilo-bilo. Pero sa aking lulutuin, isang kulay lang ang gagamitin natin dahil hindi rin tayo nakabili ng food coloring. Sa batch na ito, medyo marami ako nagawa pero tama lang dahil marami din naman akong lulutuin at tayo mamamahagi. Tara, tingnan na natin kung malambot na ang ating kamote. Kapag na-reach nyo na yung consistency ng kamote na gusto nyo, pwede nyo nang ilagay ang saging na saba. Medyo hinuli ko ito dahil ayoko nga na lamog ang ating saging. Sunod na ilalagay natin ang gata. Kokomama ang ginamit ko rito, pero pwede kayong gumamit ng ibang gata. Pwede rin ang natural na gata kung may time pa kayo para magpiga. Sinunod ko na nga pala ang asukal at etong bilo-bilo. At pagkatapos, lalagay ko na rin ang langka. At ilalagay ko na ang gatas. Kapag lumutang na ang bilo-bilo, ibig sabihin luto na yun, mga sis. Pwede na natin itong pakuluin lang ng saglit. At ready na nating iserve.
Ang Binignit ay isang panghimagas mula sa Visayas. Ito ay nakaugali ang gawin sa Visayas ng may mga hiwang saba, gabi at kamote. Kinakayod ang nyog at ang gata ay isinasali. Nagdaragdag ng 2 tasa ng tubig sa kinayod ng nyog at inuulit ang pagpiga upang makakuha ng malabnaw na sabaw. Pero ang sinasabi nila, nag-orihinal ang bilo-bilo sa Central Luzon. Tinatawag din itong tambo-tambong sa Ilocano. So kahit anong tawag dito, malimit itong kinakain sa merienda. Dahil ito ay isang dessert. O siya, tara at kainin na natin to habang mainit ang sabaw. Please subscribe to my channel, Sisibel. See you on next video. Maraming salamat po sa panunood. Masaya na naman ang tiyan, mga kaibigan. Paalam! We'll be right back.